Welcome sa channel, mga kaswabe, para sa mga taong seryoso pero mayroong kakulitan. It's me, Rico Barrera for Rico Rides Camaro. Redemption time, mga kaswabe. Yes, babawi ang Camaro. I'm driving a Chevy Trax. Huwag kayong atat, mga kaswabe. Papunta pa lang tayo, doon pa lang natin i-meet sa petrol. Okay? Stay tuned. Yon! Oh my God! Mga kaswabe, this one is a very special video. Bakit kamo? This is our 29th active material sa ating YouTube channel. And today, syempre hindi ako papayag na hindi tayo makakabawi dahil from the past, ang mga kinuna natin puro mga Mustang. Ngayon, bida natin ang isang Camaro Bumblebee Edition. Okay? As you all know, kaya ako nagkagusto sa isang Camaro because of this 5th gen big screen Transformers Part 1, maraming na in love dito sa sasakyan na to. It started from a Bumblebee from that cartoon na Volkswagen, pero hindi pumayag si Michael Bay na yun yung kunin because ang naiisip niya ay yung movie na Herbie, which is ang nagda-drive nun si Lindsay Lohan, yung Volkswagen Beetle na may number 53. So that's the reason kung bakit Camaro yung naging pinili ni Michael Bay. Little history, Camaro started sa dealership noong September 29, 1966. 2010, 2011, 2013, and 14 na mayagpag ang sales ng Chevrolet Camaro because of this 5th gen body. And everyone, pag may nakita sila at ni-remind mo, sports car na black and yellow, ang unang papasok sa isipan ng mga tao, Camaro na Bumblebee. Parang pag sinabing red sports car, ang nagre-register una sa utak ng mga tao ay Ferrari. Okay, lahat ng bata, lahat ng mga binata. So hindi na natin masyadong papatagalin. Mga kaswabe, let's begin. Starting from the front fascia of a 5th gen Camaro, ang una natin papansinin dyan ay yung nakalagay na SS. Ano ang meaning ng SS? Sobrang saya. Joke lang. It's a super sport. Then, as you can see, this one is your headlight. This, ito ang iconic, yung halo lights. Okay? Yung daytime running light, ito siya. Magkabila siya na curve na ganun. Para siyang sa anghel. Then yung projector lamps mo, pag arriving yan ng gabi, ang sarap tingnan. Bakit? Alam mo na, uncommon yung paparating. Hindi siya basta-basta regular car. Okay? Ito yung gusto ko talaga. This one, yung bunganga, sobrang ganda. Pagdating naman dito, ito yung turn light signals mo. Sige, pakita natin sa orbit para mga kaswabe natin. Turn light signals mo, SS is super sport. Then, this one is your grill. Very aggressive. Kasi yung edition ng sa akin, kung hindi ko lang binago yun, ang liit, slim lang siya. Pero ito yung muscle car talaga. Please, sana ibalik nyo. Ito lang yung tsoba ko rito, sana ibalik nyo ulit to. Okay? Yung ganitong itsura. Ito yung grills mo. So, maraming vertical grills, flat black, then isang solid na horizontal grill, then bow tie, piano black, then you have that chrome. Hindi siya yung gold. Meron kang lower grills para naman papasok yung mga cold air mo. We have V8, kailangan niya ng instant cooling. So, kailangan makahigop yan.
madiretso yan. Very sharp yung curve niya. Letter V. It's for victory. Sa pinaka-hood niya, eto, tsoba lang to sa akin. Tingnan mo. As you can see, it's really fake. We don't want fake. Fake persons, fake things, pangit. Ito yung kabaro natin. It's a rally yellow. Then, you have black racing stripes. Ang special dito because it's Transformers edition, yung script ng Transformers, nandito siya. So, ipa-aninag natin sa kanila. Ayan, ang Transformers script mo. So, pinrest talaga siya. Yan yung body mo. Sobrang lapad. Ito yung pinaka na ilaba ko ang lapad niya na. Compared to 6th gen. Swabe ang init ha. Penging tubig. This is your rims. Actually, minodify niya na yung kulay. Naging piano black siya. Autobot badge mo. Plain rotor disc. You have Brembo brake calipers. Size is 245, 45, and 20. Pag hinagod natin yan dito, usually, pag yung ibang may Camaro, ang binibili lang nila yung badge. Pero this one is a Transformers edition. All package siya, kompleto. Camaro script mo, Camaro badge, flat black, original badge ng Autobots. Then as you go along, yung body line mo, meron siyang flat black na vinyl. Parang ganyan rin yung sa akin naman inverted, nasa kabila naman. Cosmetic lang siya. As we continue dito sa roof mo, we call this the sunroof, pero pag hindi nagagalaw, it's a moonroof. Difference between doon, 275, 40, and 20. 245, 35, 20. Nothing beats yung tail light talaga ng 5th gen Camaro. I love this tail light. Very iconic para sa akin with eye bags. Ito yung shape niya. Para siyang mangkok. Ayan o, kung nakikita mo, mukha siyang mangkok. Of course, you have those reverse lights. Then, exhaust system mo is Borla. So, it is modified and very nice yung sound niya. Pagdating naman dito, very aggressive rear diffuser. You have 4-piece na nakalawit talaga. Sana, sa Camaro, sa akin, meron din ganito. Kaya lang this one is a V8. V6 nga lang pala sa akin, ang dami kong reklamo, no? As you go along here, black bow tie, ito, minodify niya na lang. Parang sa akin, inaartayan ko dati, ilagyan niya ng flat black na vinyl dito sa likod. Para maiba with a different spice lang. You have a small cute spoiler here, then yung racing stripes ng continuation mo from dun sa harap, nandito sila sa likod. Mga kasuabe, hope you like this video because napakahirap maging isang car reviewer. Sobrang pawis kami and yung kasama ko, konti na lang, mawawala na siya ng malay. Para lang ho makapaghatid kami ng malupit na content sa inyo, kailangan namin maghanap ng place. Even kahit mainit, may mga oras kaming hinahabol. Smash the like button, mahalin mo tong video na to. And please, para sa amin, anong gagawin? Subscribe! Okay, balik tayo sa review. Yes mga kasuabe, nandito tayo ngayon sa VIP section ng isang Bumblebee Camaro. Doon sa door panel, with the white stitching, ayan ang pinaka-armrest mo. And as you can see, that one is a hard plastic, pero it looks like an armor of Bumblebee. Para pag tinira siya ng mga Decepticons, yun yung weapon. And yung door handle niya, ayan, nandyan sa baba. Then ang tsoba ko lang, ang liit ng lalagyan. Ano nangyari? Bakit ganyan ka-cute? Medyo hindi yata ako sang-ayon kay Bumblebee. Bakit ang liit-liit ng space na binigay niya? May sound speaker ka. Then here comes the very special edition ng Transformers. Ito yung script na yan, yung lower seal na yan. Yan ang isa sa mga
special dito sa Camaro natin. This 2010 Camaro SS. Then pag hinagod natin yan dito, ito yung seat ng VIP section natin. It's a leather. Then you can see this SS description. After that, may power button tayo dito. Ang nagustuhan ko rito, ito yung kailangan ibalik nila, okay? Manual. Ito yung manual gear mo wherein you can move forward very quickly. Tapos backwards din. Hindi ka na maghihintay ng oras para, alam mo yon, makagalaw, mas mapabilis. Sumunod yan, this is your aircon. So, standard aircon type. Airbags mo. Kaya lang, it's plastic all over. Ito yung cup holder mo. Then, of course, this is your key. 6-speed automatic transmission. Then, you have those oil temperature, oil pressure, transmission temperature. And this one is for the battery. Ang kagandahan nito, dun sa review na ginagawa ko, akala ko medyo may cheap tingnan ang loob ng isang 2010. Pero mali pala ako. Ito naman yung infotainment system mo. Hindi nga lang modern na styling. Wala kang big screen katulad ng mga bago ngayon, which is yung sa akin, mga 7 to 8 inches yung infotainment. Well, it's 2010. Not bad. Then, ito yung ka-shift knob mo. Korte siya ng baseball. Expose yung stitching mo rito. Then, this one is a plastic. Ito yung old-fashioned na handbrake natin. Ito yung pinakamahal ko sa Camaro. Unlike yung mga e-buttons natin, hindi ako sang-ayon dun. Aircons mo, embossed logo ng Autobots. White stitching. Then, pag binuksan natin, malalim ang kanyang compartment. Kasya ang buhay mo rito. Lalo na pag pinapawisan ka parang ganito. Then syempre standard yung passenger seat natin. Sa akin ah, ang comparison ko mas maluwag ang 5th generation, mas maluwag siya. Why don't you go around and papakita ko sa inyo yung business center ng Camaro natin. And welcome mga kaswapin. Nandito tayo ngayon sa business center ng Bumblebee Camaro natin. We will start dito. Ito yan, hard plastic pero looks premium for me. It's good sa mga review. Hindi nila nagustuhan to pero para sa akin, it's kinda accepted para sa akin, okay? You have white stitching with this leather. To open the trunk, of course, then ang maliit na pocket ng driver seat and passenger seat. Napaka-cute niya ho, okay? Door handle mo to open and to close. Yung window mo and of course, the side mirror. Pagdating dito, you know, special. Nakikita mo? Something special here. Brake and acceleration. Kala ko minodify niya pero ito ang standard ng isang Bumblebee Camaro. Of course, the lights and sino ba naman ang hindi nakakaalam nito? Kaliwa at kanan. Pagdating mo sa manubela, I like this. Pero sa mga review, medyo hindi ko siya gusto pagdating sa mga video. Parang ikaw, pag nakikita mo sa video ngayon, medyo pag nakita mo to retro looking siya masyado. Pero for me, if you will compare dun sa bagong manubela sa steering wheel, parang mas gugustuhin ko to. Ang kulang na lang dito, alam mo gagawin ko rito, ang choba ko lang dito because this one is a Transformers edition. Ang ilalagay ko rito ay may magic dyan. Ito, naghihintay ito sa Camaro natin mga kaswabe. Tadaan! Ito siya. Dapat may gali. Dapat ang mukha ng Autobots or mukha ni Bumblebee dapat meron. Pero Camaro lang ang nakalagay na script. Okay? So, chrome material. Then, malupit ang manubela niya. Bulky dito. May isip mo talaga yung itsura ni Bumblebee. Then, of course, you have paddle shifters. Kaya lang, ang choba ko lang, bakit maikli? At least sana pinahaba nila dito. Kasi, ang nakikita mo lang dito, yung minus tsaka plus lang. To shift up, andito. Pero, medyo weird lang siya, ano? Weird lang. Daliri lang pala ang kasya. Ganun lang. Retro looking gauge clusters mo, RPM, and this one is the kilometers per hour. Of course, yung temperature niya and yung pinaka gas niya. Ngayon, bubuhayin natin siya. Sarap. It's a V8 engine, 6.2 liter.
Hindi na ako mag-V6, V8 na ako. Okay, ang sarap. So, this is the heart of Bumblebee. Oh! It's so beautiful. Okay, as you can see, this is the V8 engine of this Camaro SS. 6.2 liters with 426 horsepower with 420 pound-feet of torque. 0 to 100 is 4.9 seconds. Rear wheel drive. Yan, i-tour po na kita sa makina. Intakes are modified for some performance. Grabe yung very, ano ba yun? Solid muscle. That's the words na pwede kong banggitin about sa makina na to. Why don't we check pag pinindot yung gas natin, ano yung sound ng engine natin? Stay tuned lang, mga kaswap. Itong exciting part, mga kaswapi. Ngayon, nakita na natin yung exterior niya and even interior. Magwawala na tayo sa kalsada. Bakit kamo? Maghahunting tayo ng mga Decepticons. So, ano pang gagawin natin? Let's begin the driving. So, driving a Camaro Bumblebee Edition. Ayan, una pa lang. Sarap yung, alam mo, yung impression ko. Eto, sumabay na naman yung ulan. Parang yung nakaraan, nag-ano tayo ng GTR, sinabayan tayo. Pero as of now, medyo nakapaalam tayo sa may-ari. Medyo mahabaan natin ang konti yung drive natin. Pero bad timing na naman. First impression, pagsakay ko dito, actually, totoo lang ha, honestly speaking, mas komportable ako dito kaysa dun sa 6th gen na Camaro ko. Nakakasar! Bakit ba ganun? So, yung visibility niya mas maganda. Bakit tataka ko? Ano na ba yung body type ng Camaro ko? Ano na nangyari dun? Kasi eto, parang visibility rin ng Mustang. Actually, sa review, ang dami nagre-reklamo about sa visibility niya. Pero pagdating dito, mas maluwag siya. Ewan ko, yun ang first impression. And syempre, the exhausts are modified. Ayun yung sinasabi natin na even though kahit walang music, buhay ka eh. Ganado ka, hindi ka antokin dito sa loob eh. Ayan o. Ayan yung power night ako. Yun. Kaya pala hindi natin makakaila na year 2010 and 11. Actually, 13 and 14, doon nag-take off ang etong body type na to, this one, yung 5th gen nga na Camaro. Dinaig niya yung Mustang and even yung Dodge. Pero the later rounds ng mga taon, yung nagbago sa 6th gen, bumaba yung sales ng Camaro. Ngayon I fully understand na ano yun eh, that stats came from America. Okay? Nag-compute talaga ako nito kagabi, mga kaswabe. Nagpuyat ako para sa inyo. Ayan, tingnan nyo sa screen nyo, yan yung total sales ng 10 years ng Mustang, Camaro and Dodge. Then meron ako ng 3 years. Pinapanawagan ko nga pala lahat ng mga Camaro fanboys. Okay, kailangan natin bumawi dahil these 3 years, ang sales ng Camaro mas mababa na. Naunahan na siya ng Dodge. Okay? Shoutout nga pala sa Camaro Club Philippines. Binabati ko kayo. Hello? And kasama natin ang kaswabe natin na si Mark. Nasa likod lang siya. Okay? Tahimik lang po yung owner natin. Sabi ko sa kanya, dyan muna siya sa loob habang dinadrive ko yung sasakyan niya. Okay, so ipinetso natin. May mga ano lang, sasakyan talaga. Pero, grabe, sarap. It's fun to drive this 5th gen. Hindi ko maramdaman na itong sasakyan na to, 2010 pa siya. Konting, alam mo yung konting apak mo lang sa gas niya. Talagang bagsik na ng dating kanya. Ito yung ano eh, pag nakita mo sa kalsada dati, talagang ang hindi siya Camaro tawagin, Bumblebee ang tawag talaga sa kanya. Ganda ng ano natin, ang steering wheel natin. Ayan oh. Oh, ganda pa rin ang suspension niya. Ayan, turbine. Oy! Alam mo, pag dito sa mga highway talaga, the best talaga pag nakamasa yung torque. Ayun nga kung hindi nyo napansin dati, na-inspire ako sa Mustang na nag-overtake sa akin nung nagda-drive ako ng BMW. Oh, yeah. Sabi kong ganun, someday,
someday somehow I'll be driving one of these mga muscle car na yan. And syempre nakakuha tayo, ah, yun pala yung feeling. Parang naging normal. Ang hindi ngayon magpapanormal pag nag-drive ka ng ibang muscle car. Kasi yung muscle car ko, lagi ko na siya dinadrive. Grabe yung mga sasakyan dito, para sila nakahinto. No? Inuunahan lang natin sila. Okay, gusto rin mag-drive ng Camaro. Kaya yan. Bro, anong pinaka top speed mo na nakuha na dito? 220. Ako, tanungin mo ako, ilan ako sa B6 ko? Ilan? 229. Kasi dun sa ano yun eh, sa SCTEX yun eh. SCTEX din ako. SCTEX din yun? Kaso may kasama pagbibidyo, kaya medyo... Mahirap. Mahirap, oo. Tsaka ano yun, adrenaline rush yun pag gumanong ka talaga. Okay na ako sa 220. Okay na. Yung 229, actually malakas loob ko dyan. May isasakyan kasi sa harap. Oo. Mga kaswabe, palakpakan po natin ang aking cameraman. Okay? Padala. Mga kaswabe, ito nga pala yung ship points ng ating Bumblebee Camaro. Yes, welcome back sa inyo mga kaswabe. Nakita nyo naman, sulit na sulit ang driving experience natin sa Camaro SS. Sabi ng may-ari dyan, gusto niyang i-liquidate yung sasakyan na yan if you wanna make an offer na sa 2.4 million siya, negotiable, plus transformer package at the same time, naka-Borla exhaust ka and Corsa performance na intake, bawing-bawi na yun sa 2.4 million, itag mo na lang ako sa aking IG if you wanna make offer para malakad natin yan. Meron siyang off-road na channel. So, ilalagay ko na lang dito sa baba kung anong name, then baka mamaya you are interested sa ganong adventure din. Anyway, mga kaswabe, I just wanna say thank you kasi magta-10,000 na tayo. I cannot wait para mag-celebrate, mag-live chat tayo. Abangan nyo, magkakaroon tayo ng Q&A sa mga loyal ng kaswabe natin dyan. Abangan nyo po yan, meron tayong freebies and meron sa atin nag-sponsor, which is yung S5S sa mga turbo na keychain, at dadagdagan ko pa. Magpapalit na rin nga pala tayo ng name ng channel natin. From Rico Rides Camaro, gagawin na natin tong Rico Suabe, because I wanna have a deeper connection sa inyo. Hindi ko lang gusto basta mag-review ng sasakyan. I can be your coach or even pag kailangan nyo ng mga advice or inspirasyon, kung ano man yung pwede kong maitulong through my life experience, lahat ng mga tinatanong nyo, pwede kong isave yan. Then every Sunday, i-upload natin yan. Ang pangalan ng segment natin is Kaswabes Advice. Okay, sana
magtulungan tayo. Gusto ko kayong i-reach yung mga puso nyo, yung puso ko. Okay, mas maging stronger tayo sa relationship natin. Gusto ko rin magpasalamat kay Sir Gerald because siya ang gumagawa ng profile ko and banner ko. Pag gusto nyo rin magpagawa, okay, you can reach him dito sa description link below. I just wanna make a shout out sa mga taong ito, lalong-lalo na sa mga idol ang isang Kamaro, dahil Kamaro nga yung in-upload natin. And abangan nyo, ang susunod natin na upload is a Ford F-150. Gusto kong batiin, parang pinsang ko to, no? Si Jeremy Barrera at Jonah Renz Jacob ng Brusco Brothers, dahil gusto talaga nila ang Kamaro. Tatanong lang, all about Kamaro. Lexter Catamio, Patrick De Guzman, Kimi Kiambao, Dos Rider, nasa kabila ko lang siya, si Francesca Luis Cruz, MJ Mords, and DMAB 16. O Kaswabe Nation natin. Huwag mong kakalimutan, please like this video, and even pwede mong tingnan kung ano yung mga past na materials natin na ginawa. Share, comment, subscribe, and of course, hit the notification bell para lagi kang updated, dahil sobrang magpapalakas tayo sa channel na to, and I'll do whatever it takes para makapaghatid sa inyo ng magandang content. So I just wanna say thank you very much. It's me, Rico Barrera, for Rico Suave Channel.